parang sobrang tagal na since the last time na gumawa ako ng video. Last time gumawa ako ng video about my announcement sa pregnancy ko, kasi hindi ko pa siya na-upload. Kasi I've been very busy. Tapos ano na pag nasa first trimester ka, marami kang nararamdaman naman. At the same time, marami ka rin paiba-iba yung moods mo. So, minsan hindi ko rin alam kung gusto ko pa siyang i-upload or gagawa na lang ng panibagong video. So, ngayon, kakatapos ko lang mag-prepare para sa pagtuturo ko online. So, kung makikita nyo, ganito lang ang look ko pag nagpe-prepare ako para sa lesson. So, 30 minutes before the lesson time, tinitignan ko na yung lessons tsaka yung songs na i-prepare ko or kakantahin namin during our lesson. So, kung may hindi ako familiar na mga kanta, sinesearch ko siya sa YouTube, tapos pinapakinggan ko, tapos pinapractice ko. Pero since ngayon, sinag ko yung mga lessons ng mga kanta na nakantahin namin sa lesson. Familiar naman. So, yung pagiging online teacher, marami siyang pros and cons. ibig sabihin ko, may advantage at may disadvantages din yung pagiging online tutor. Una, kailangan mo magturo ng gabi, kasi usually yun lang ang available ka ng students mo. Ganun din, syempre pag hindi ka nakapagpahinga ng hapon, talagang antukin ka. Third, siguro kasi para sa akin, kasi buntis ako eh, so marami akong nararamdaman, back pain, yung dito ko, yung batok masakit. Minsan sumasabay pa siya pag pag nag evening sickness ako, kasi hindi naman palaging morning yung pag asusuka or pag sobrang pag halimbawa nasa strike yung mood ko, yung swings, yun din, kaya struggle yun ng teacher, struggle ko yun kasi buntis na ako, so kailangan mo i-adjust yung sarili mo sa students. Other than that, kung love mo yung work na to, na love mo yung pagiging online tutor, may enjoy mo siya kahit na lang kasi. So, ako minsan nafe-feel ko na parang ayoko na. Kasi alam mo yun, yung parang ulit-ulit na lesson, tapos minsan na-encounter mo kahit maraming beses mo na natulad yung student ko, maano ka pa rin, parang meron pa rin sila. Depende pa rin sa mood nila kung magiging maayos yung lesson mo. Pero so far, parang sabi pa nga, kanya-kanyang techniques. So, kung maparaan ka sa teacher, makukuha mo yung attention nila, makakapag-focus sila. And anyway, maiba tayo. Lately, gusto ko talagang mag-mukbang. Ang problema lang kasi, yun nga, diba, gabi usually magandang mag-video kasi na, tahimik. So, lasang ingay. Tsaka, hindi mainit pag gabi. Pag umaga kasi, maraming work. Aside from working as an online tutor, syempre, nanay at asawa din ako. Kaya, sa mga nag-iisip na hindi nila kayang pagsabay-sabay yung mga bagay na mag-work, part-time lang naman. Mag-work, pagiging nanay po yung asawa, hindi po yung totoo. Kasi sa inyo po yung mindsetting niyo po yung kung hindi mo po kaya. So, ako before, negative thinker ako. Inisip ko palagi na hindi ko kaya kasi sobrang mahirap, pagod na ako. Pero ngayon, nasa pagmamanage yung time. Tsaka, tulungan ko kami ng asawa. Kaya, hindi ako naman yung tungkulin ko sa bahay. Yun. So, kung love mo yung work mo, ma-enjoy mo siya. You will come to love your students. You will come to enjoy teaching. Yung sahod mo, parang naiisip mo na lang, bonus na lang siya kasi sobrang na-enjoy mo yung work mo. Pero, yun nga, it needs to,
you have to love the things that you are doing in order for you to give your full effort sa trabaho mo. So, dati iniisip ko, sabi ko sa asawa ko, si negative thinker. Oh, maglalas lang ako ng 2 months dyan. Baka nga 1 month lang. Pero ngayon, 3 months na higit na. So, I'm really happy na nagtagal ako dito sa work. And hopefully, na habang lumalaki si baby sa tummy ng mommy, hindi ako mahirapan. Pero, yun nga. So, para sa mga gustong mag online tutor, I encourage you talaga na huwag kayong matakot. Always be positive. Kahit ilang beses kayong mag-try, halimbawa, ako ilang beses akong nag-apply sa work, promise. Ilang beses, kaya sobrang down na ako. Pero pinupush pa rin ako ng husband ko na kaya ko. So, sinubukan ko ulit and then I'm so happy na nakapasok ako sa work na to. Kasi I own my time. I have time for my daughter, I have time for my husband, I have time for house chores. At para sa din sa sarili ko, nakakapagpahinga din ako bago ako makapag-work or bago ako mag-work. So, I'm looking forward para sa next videos. As of now, ito na muna. Baka gagawa ko ng another video and then combine it with this one. Kasi sobrang maitri lang siya. Pero hopefully, ma-enjoy ko ninyo yung video na to. I will think first kung mag-combine pa ako ng isa pang video to add with this one. See you again next time. And then, update ko na lang po kayo kung ano pa yung next video na gagawin ko. So, mukbang ba? Or gala-gala? Or another tip for, or tips for, applying, or tips sa pag-apply sa, as an online tutor, English tutor. Pero, so far yun lang muna. Salamat sa chikahan! Please comment down below yung mga requested videos ninyo and I will try my very best para magawa po sila for you. Without you, my YouTube channel will be nothing. And also to my inspirations, shout out to Nanay Aisha, Will Dasovich, and Ankoots. Bye!